ikaw pa sana ang things of the itong ikaw. Araw ko dito itong ikaw. Di ba doon? Araw ko dito eh. Sa ilan mo ito, ikaw ang lahat sa akin. Ano ka? Nangigigaw. Ano kaya? Ikaw ang lahat. Wala nang iba. Ano kaya? Mahinig doon. Pagpangigigaw. Kaya kanil, ililigaw. Nililigaw. Kasi rin sa Maria. Ano yan daw ang first na kanta? Di na pasalot na niya si babae. They decided to get married. After 2 years of getting married, ang sa inang theme song, kunyan na itong Ayaw kong tumanda kung hindi ka kasama. Ano? Ayaw kong tumanda. They feel so inspired. Because God, padus na ang babae, nag-aandam sa akin, and then they are so excited ano sa buhay ni Gabi ng mag-abong. Pero after the abong na 5 years na magka-abuman, ay akin na, nag-aagin na yung mga kalimisilan, ang theme song na po ng gandahan, ito po mga photograph. Ano ba ito? Ito ang kanilisyonan ng photograph. Nito araw, ako na lang nakakaaraw. Sabi na nung kakanta, loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Ano, nakakamulo pa rin ang mabuhot. Ano, yaw na dyan sa naglalayo na ang mga plato, naglalayo na ang mga baso, o kung masarap, kung sa plato, baso, abong na ang naglalayo. Ano, loving can hurt sometimes. Tapos na, after 50 years na nakasal na sila, wow, naka 50 years pa. Ano? Tapos, kung alamin na sila bilang mga ago, ang theme song na kulain na, Kunin Mo O Diyos. Ang title, ang kanta, Kunin Mo O Diyos. Sabi, Kunin Mo O Diyos. At tanggapin mo ang kaluluwa ng aking kapartner. Ang kagulong na. Ano kaya, Kunin Mo O Diyos na. Ano? Hindi ko, araw ko nag-iwan dito ang kamasado. Ang karayuhan ang sa inyong mga hiningon. The point is, my dear friends, to have a happy marriage, you need to stay in tune. Kinakarpuhan na maging in tune ka mo sa lumbang sarong, sa sindo, sa paglaupindo, sa itong buhay bilang pamugong. Kasi kung nang sarong sintonado, baka nusol at kakalosan kang sa itong buhay pagkabong. Ano? If you want to have a happily married life, you need to stay in tune. Kinakaibuhan na nakang kamo, sarong sa nakang ono, sarong sa nakang vision, sarong sa nakang vision ito bilang pagkabong. Kapag mantain namin ang sa itong vision bilang bago, chances are your marriage will become a competition. Ano? Your marriage will become a competition. Kapag competition kung si sa'yo ang mas maray, si sa'yo ang mas matibay sa buhay bilang sa rumpang ago. Ronani and Ramil, mapupunta mo tayong buhay nito bilang mag-ago. Kinakaibuhan nito ng halawigon na maray na pagpasensya, pagintindi, pagako, kasing pagpatawad sa lampang sarong sa sendo. Ramil and Rodanin, ngunyan na malaw na kamo sa sendong buhay bilang pagtago, terminin tong tandaan na maging faithful kamo sa lampang sarong sa sendo. Be faithful to one another. Ang faithfulness na ang infidelity sa marriage, ang best example na ito kaya, ito po ba ang bukbuk? Ano po ito ang bukbuk? Then yung araw, pakilig po sa mga tukawan na may mga bukbuk na tukawan. Ano siya? So, sa kahoy,
Nagrarapat. Nagkaanakot niya ang kahoy sa concept time ng magkabagang panahon na ang kahoy mahit ng laob. Ano, mahit ng laob, pag kinakutan mo, mabigay na sana ang kahoy. Aron daw kaya ang infidelity, ang binigibong at infidelity sa buhay ng magkabong. Parang mahit lang. Sabi nga ni Kenneth, diba? Kaya man ngayon ka, wala ka na inadadakot. Okay lang yun, basta na matakot. Ano? Kaya, okay lang, sige lang. Unfaithfulness, story, series of unfaithfulness, till such time, na mamamatin nito, mayo na palang laman. Mayo na palang pagkamot ang sa itong relasyon. Yawon sana ka mo, for the sake na mag-partner ka mo, and that is enough. But, mayo na yung pagkamot. Ramil and Rorani, you should always be faithful to one another. When one of you become unfaithful, tandaan nito, kailan ka mo naging unfaithful sa lampang sarot sa itong niyan. Kung mag-become unfaithful sa agong mo, Ramil, vice versa, Ramil, ang Rorani ni Ramil, ako lang ka mo ang nagbulukuhan. Niluloko nito at magos na yan ang tingin niyan. Niloloko rin ko at sa itong mga witnesses. Niloloko rin ako sa itong mga makulang. And mind you, kung ikaw po may excited din maray, excited na maray na makasal na madagos ang kasal na ini, mayong iba ang nanay ni Ramil, si Rovisa. Ano? Ano ang ipang maray? Sabi na sa kuya, Father, mabayad na ako. Pwede mo, Father, na utay-utayin ko ang pagbayad? Pwede mo, Father, na mabayad ako na magagasto ko. Ano gusto ko lang i-share sa ito? Kasi, minso time na nag-aand ng pagduha, si Nanay Rolisa, balik-balik, kaya masama na ito, Father, kagsato naman. Nakarawan niya siguro ang GCQ, sabi ni Nanay, Father, nabos mo ang kasal? Sabi ko, nabos? Nabos ang kasal. Rami and Ronaline, always remember, itong mga sacrificial ng binibo, mga adapo nito, mga pigdinay, parents nito nag-andam. Tapos, at one point, maglulubuhan sa laba mo. At para nasto ko, pagkabagdan pa mo, maglulubuhan mo sa laba mo. Ano, pinagpagalan din eh. Pinagsakribisyo mo nito, bako lang pa mo, then protect your marriage. Tapos ang pagsakribisyo ni Tinibota. Kaya, Ramil, and Ronani, protect your marriage. Never ruin your marriage because of your unfaithfulness. Sayang ang sakripisyo, sayang ang tubos nindong kapagalan, matubos na lang ang kasal na ini. Ronani and Ramil, finally, kung ikaw ang third party sa inyong relasyon, ako dapat kang sa mga exes nito, ex-boyfriend, o party sa inyong relasyon, iyan ba yung iba, kundi ang mahal ng Diyos. Let God be the center of your relationship. Sa mga para tagat o sa mga tagalagat, aram din na, na ang timon, iyo ang nagtatawang direksyon kanibang ka sa tao at kadagatan. Araw po rin ang timon? Yes. Hindi po alam ang timon. Ang timon po, iyo po yan so nagtatawang direksyon sa mangka. Kung pawala, kung patuo, ano nun hanggan. Ano, ipuhunin ko ang mahal na Diyos na iyo ang timon kami sa itong relasyon. Ang halingan sa itong relasyon bilang matagong igwa in direction. Ramil and Ronaline, sabi mo po kayaan, ang relasyon na may Diyos mo na pundasyon, mawawakran in direction. Ang relasyon na may Diyos mo na pundasyon, mawawakran in direction. Tugutan nito ang mahal na Diyos na iwan ang pundasyon ang sendong relasyon. Ang aning marahay ang direksyon at sa inyong buhay bilang magagong. Ramil and Rotary, yan ang magtugutan lang niya sa inyong maging first and last time na you will come
sa simbahan, tangan na makapagsimba ka mo. Pagkumsiling ka iyan. Ronali and Rock Rabin, 101% kung nahalim ka maan ka Diyos sa eksentahan sa itong pagkaminawagay, mararawag ang sa itong relasyon. Never take for granted ang function ni mahal na Diyos sa sa itong relasyon. Ronali and Rabin, good luck sa bagong style ng pagkabuhay na sa itong lalaugan. Ang samuyang pamitig para sa inyong gawa, mantang kamo mapuwan ang sa inyong buhay bilang magtagong. Tapos ako ang samuyang pag-iras, pwede po kitang magpuli, tapos ako ang kasama. Alin po. Si mga ninong sa kutinang po, you may come forward po para po sa witness na ito ang kasal ni Rami na si Meronali. Ang banal na simbahan, hinangyan ito. Opo, Father, inaako ko po. Buot mo, ay kamaginyang po na inaabong. Opo, Father, buot ko po. Inaako mo siya na tunay mong agong. Opo, Father, inaako ko po. Rami, inaako mo si Meronali na ako itinigo niya na maging mong tunay na agong susok sa ipinagbubuan ng banal na simbahan, hinangyan ito. Opo, Father, inaako ko. Buot mo na ikaw maginyang tunay na agong. Opo, Father, buot ko po. Inaako mo siya na tunay mong agong. Opo, Father, inaako ko po. Magpapakita mo kung sa'yo po.